Hello, magandang araw po sa inyo. Dito naman po ako, si Bimboy. Itutuloy ko lang po yung mga hindi ko na sabi simula nung mag-tutorial ako. Ito po yung unang-una sa lahat. Yung bang hindi ko na sabi na yun sa mga talagang beginner, parang doon sa totoong beginner na wala, totally wala pang alam sa gitara. So, ito po, pinakamadaling ano. Una, kailangan may gitara. Pangalawa, may chord chart. Ito po yung chord chart. So, ngayon, paano po tayo matututo? Matututo po tayo sa pagtingin sa chord chart. Ngayon, paano natin maiintindihan yung chord chart? Okay, ang chord chart po, katulad ng chord chart ko, ay merong legend. Ito po yung legend. Kung makikita ninyo, yan po, may nakasulat. Diyan po sa legend na yan, nakalagay po dyan, kung alin po yung numbering ng ating mga daliri at saka kung alin din po kung alin po yung dead string at saka hindi dead string. Ibig sabihin po ng dead string, yun po yung hindi kinakalabit, hindi tinatamaan. Tapos yung ano naman, yung mga daliri naman natin, so ito naman yung numbering 1, 2, 3, 4. So ayan po. So dyan, malalaman nyo na kung saan nyo po ilalagay yung daliri nyo dito sa fretboard na kung saan nakalagay dito sa chord chart. Ngayon, sa chord chart, sa bawat chord, hindi po yan porque merong nut, ito po kasi lumalabas sa chord chart. Ito po, ito yan, yan po yung pinaka nut. May makikita po kayong numbering dyan kung ano yung daliri. So meron dyan din po, malalaman nyo kung saan fret kayo. Ngayon, ito po yung fret sa gitara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 fret po itong gitarang to. So ngayon, nakalagay po sa gilid ng chord kung saan po siya nakalagay na fret. Katulad dito. Ito po. Ayan, sa ilalim niya, merong Roman numeral na 3. Ibig sabihin, yung chord na yan, hindi po yan katulad nito na nandito sa unahan kasi ito yung nut. Ito, wala na, mapapansin nyo, wala na yung dark line na nut, numbering na lang. So, ibig sabihin, nandito na po siya napunta sa fret na to. Sa third fret na yan, yung 3, Roman numeral 3. So, 1, 2, 3. So, dito na po siya nakapwesto yung chord na yun. Gets it po ba? So, yun. Ganun po ang paggamit ng chord chart. So, ngayon, punta na po tayo sa chord. Sa chord, meron po tinatawag na bare chords na kung saan hindi po yung nakabar. Yun po yung sa unang-unang mga frets dito, sila po yung unang chord, which is the A4 at saka yung E4. Diyan po sa A4 at E4, nagmumula yung bar chords, corresponding bar chords, na papunta po dito. Pataas po yan. So, meron pa pong isa kayo makikita sa chord chart na yung B, yung small B, yung tinatawag na flat. Katulad nito. Ito, kikita nyo to. Ito, yung small B dyan, ang basa po dyan sa chord na yan ay B flat. Ito po yung B. So, yan, B flat. Ibig sabihin, bumaba po siya ng note. Di naman, nakikita nyo yung sharp sign. Nakita nyo dito A, tapos A sharp. Ibig sabihin, tumaas siya ng isang fret. Ito, tumaas. Ito, bumaba siya ng isang fret. Yung flat. So, yun ang ibig sabihin ng sharp at saka ng flat. Ibig sabihin nun, pag flat, bababa ka ng, halimbawa, ito po, A chord, A form po ito. A chord po ito, yung nakabar. So, bababa po siya ng igagawin natin A flat or G sharp. Isang fret lang po, iurog lang siya. Ngayon, pag sinabing sharp, aangat naman po siya. Ang papanit pa ganun po, ang pababa papunta dun. So, pagka sharp, papunta ho dito. Ito na, ito na yung sharp. From A sharp or B flat. Pagka binaba naman siya, yung sinabing G sharp or A flat, bababa sa isa. Yan po. So, gets yun na po yun. So,
corresponding doon sa mga chords na yan. A, balik tayo sa A form at E form na bare chord. So, A, i-abante po natin siya ng whole note interval, magiging B. Tapos, meron po sa mga chords na tinatawag na half note interval at whole note interval. Yung whole note interval, ibig sabihin nun, dalawang fret ka pag-move. Patulad nung A form, at ang kasunod niya B, whole note interval sila. So, yung A, gagawin natin B, so dalawang fret, whole note interval, dalawang fret ang tuturo natin, magiging B. Ngayon, ang mga chords na merong half note interval ay dalawa lang naman. B at C, half note interval sila. So, isa na po yun. B at C, isa na po magkadikit na chord. So, ang isa pang magkadikit na chord ay yung E at F. From E, tapos uro ka ng isa, F na siya agad. So, sila po yung mga half note interval. Then, so, A at B, whole note interval yon. So, dalawang fret. Then, at B at C, half note interval, isang urong lang, C na siya. So, ganun lang po kadali intindihin. Tatanda lang po natin, yung mga half note interval ay yung B at C at E at F. E and F at B and C. Yun po yung mga half note interval. Yung mga whole note interval, yun po yung the rest na F, G, A. Tapos, G, A, B. Yun po yung mga whole note. So, puro ang pagka nag-move tayo, ibig sabihin nun, para maging yung A, gagawin natin B, dalawang fret ang move natin. Pero pagka yung B, gagawin natin C, half note lang, isang fret lang ang move natin. Ganun po yun. So, pag sinabi namang flat, bababa ng isang fret. Pababa. Yung pababa, papuntang flat, paganun yun. Papunta dito. Papunta sa papuntang mango, dito sa ulo niya, sa head ng gitara. So, ang sharp, papunta naman sa katawan. Ganun lang kadali po intindihin. Para wala nang masyadong mahabang theory katulad ng ibang tutorial. So, ganun lang po intindihin. Ano lang, common sense lang natin gagawin. So, yun. So, ganun lang kadali. Pwede na kayo magsimula. Practicing yung daliri nyo na magdiin sa fretboard. Ngayon po, sa pagigitara, hindi po yan namamadali. Na pagtinignan nyo yung chord chart, magagawa nyo na po. Unang-una, sasakit po ang daliri nyo, kakadali dito sa kwerdas. Pero, ano lang po yun. Pagka medyo masakit, pahinga po. Tapos, pagka okay na ulit, pwede na humawak ulit. I-diin lang natin, okay na, tuloy lang. Ganun lang yon, pasensyahan. Tapos, attitude. Para nag-aaral din, kailangan everyday ka na sa school para matuto. Ganun din sa gitara. Everyday, magigitara ka. Pero it doesn't mean na buong araw or the whole day, magigitara ka. Hindi naman po ganun. Magbigay lang po tayo ng mga 15 to 30 minutes is okay na yon para sa pagsasanay natin sa gitara. At huwag tayo mainit. Kailangan po pasensya dyan kasi nakadepende po sa ating sipag at sa ating determinasyon, sa ating kagustuhan na matuto yung ating matututunan, yung ating ipaprogress sa ating pinag-aaralan. Nasa ating po nakasalala yun. Hindi po doon sa nagtuturo.